Nay, hindi ako papayag na ito ay babalik sa'yo. Sorry, ako mismo. Kahit na gusto yun ng bata, ako pipigil. Papa-assess natin ito sa MSWD. Dito muna kay Mrs. Malinaw. And then bukas, MSWD gagawin ang assessment. Hindi siya karapat-dapat mapunta sa pamamahay niyo. And then doon sa kapatid mo, hindi na ako papayag. Kasi nandun yung bayaw mo na si Raulo. Pero may karapatan kang dalaw-dalawin siya bilang nanay. Hindi natin aalisin yun. Pero yung kukunin siya at dalhin siya sa mo gusto, ayoko mapapahamak tong bata. Pero nay, bakit naman ganon? Di ba meron ka anak? Lalaki bang anak mo ngayon, babae? Babae po. Oh, yung anak mo di sa boyfriend mo. Anong pangalan boyfriend mo ngayon? Ruel. Ruel? Opo. Babae, ilang taon na? 13 po. Nako. So paano pag dumating na naman yung time na pwedeng gawin tulad ng ginawa sa kanya na kapag nagkaroon ng menstruation, paalisin muna ng bahay kasi pamahiin, mahalas sa sugal. Anong gagawin mo? Nagagalit po ako sa kanya, nag-aaway po kaming dalawa. Pero wala pa akong ginagawa kasi yung parang ano pa maninyo sa sugal niya. Alam mo na yung mga lalaki na papalitan, ang daming lalaki diyan. Pero yung anak, dugo mo yan eh. Samantalang yung lalaki, hindi mo kaano-ano yun, hindi mo kadugo yun. Oh, edi palitan mo. Palayasin mo sa buhay mo, yung anak mo siyempre isikasuhin mo. Now, natatakot ako dun sa 13 years old mo na anak. Baka matulad na naman dito na hindi siya patutulugin kasi magsusugal itong tatay. Paano pag dumating yun? Anong gagawin mo? Alis po kami ng anak ko na. Good. Kapag nangyari, hindi pa siya tumigil sa sugal, layasan mo na. Opo. Kasi delikado yung anak mo, okay? Opo. Ba't di mo kaya? Nananakit ba yung lalaki? Hindi naman po. So sinasakayunan mo yung bisyo niyang sugal. Wala naman problema kung magsabong siya pamisa-misan, pero huwag naman sana malagay sa alanganin yung kapakanan ng mga anak mo. Opo. Mahal ka ng bata, oh. Opo. Nakita mo? Opo. Gusto niya umuwi sa kabila nitong nagawa mo. Kinakampihan pa niya yung stepfather. Inabihan ko naman po siya, pero ang inaano lang po niya yung ang anak ko minsan may katigasan talaga ng ulo. Na pag-uwi sa bahay, minsan lasing. Ma'am, kaya naging matigas ang ulo nitong bata, kagagawa ninyong lahat matatanda. Bakit ka mo? Ikaw, inabando na mo itong anak mo. Kasi sabi mo, ikaw ay nagtitinda at walang pinag-aralan, kaya pinamigay mo yung bata. Hindi rason yun. Tapos pangalawa, nung binigay mo ito dun sa kapatid mong magaling, muntik pa maabuso dahil kursunada pala nung bayaw mo. At alam mo pala yun, sa halip na kunin mo na malaman nung kursunada itong anak mo, sa halip na pull out mo, pinabayaan mo lang. Hindi po kasi naniniwala ang ate ko pag sinabi ko rin sa kanya. Ma'am, whether maniwala o hindi si ate mo, anak mo na nagsalita, hilain mo na, anak, halika na rito. Delikado ka dyan. Oo, alam mo yan, Mars. Tinatawagan kita na, Mars, barkadahin mo yung anak mo. Huwag mong itatakwil, alam mo yan. Ginawa ko. Sige, Mars, bigyan mo na pamasahe sa Ilocos para bumalik. Ginastusan ko, sir, para bumalik yung bata. Sabi niya, para bayaran. Wala, hindi ko na siningil yun, Sir Tulpo, kasi inaano ko ba yung kalagayan ng bata na wala tumatawag na tita, hindi ko na kaya dito. Tapos ang ginawa nung itong pasukan po, sabi na lang nung anak ko, sir, na tiisin mo na lang kung ano yung kaya mo pang tiisin. Tiisin mo na para makatapos ng tayo parehas. Wala, kaso siya, parang wala siyang intindi, sir, talaga sa anak niya. Kaya nagkakaganito yung bata dahil kagagawan po ninyong mga matatanda. Nagkaroon siya ng bisyo. Dahil napariwara siya, napapabayaan siya. Naghahanap siya ng aruga ng isang tunay na ina. Napunta siya doon sa isa, stress siya, napabarkada. Dahil hindi maayos ang turing sa kanya doon sa pinag-iwanan mo na sister mo at yung bayaw mo magaling. Hindi ko nga po alam, sir, na lumayas na pala to ng 1 week doon sa Ilocos. Nung tumawag po siya nung 7, ay mga 9 po yata, or 10. Tita, hindi ko na talaga kaya dito. Please, padala mo ako ng pamasahe. Kasi talagang hindi ko na kaya, tita. Tapos nagulat na lang ako, nabigla na lang to dumating. Kasi gusto niya pupuntahan yung nanay niya. Pumunta rin pala yung nanay niya doon sa Ilocos. Ito, dalag ka problema na po na ganun nangyari, sir. Pupunta ka dito kasi yung anak mo nasa DSWD, ikaw ang kailangan. Kaya nagpunta naman ako doon. Tapos ito pa, nagchat sa anak ko na bunso. Sabi niya, Mama, si ate nagchat kung nasaan ka daw. Eh, sinabi ko nagbibigyan. Uy, nahanap siya eh. Kasi parang nga humingi ng tulong, na parang intindihin daw siya. Wala talaga siya nangyayari. Kaya ito na lang, DSWD na. Sige, yakapin mo na nanay mo. Pagkakataon mo na, tapos niyan, hindi na kayo magsama sa isang tirahan. Nay, okay, at least nagsisisi ka na. Pero nay, kawawa tong anak mo.
Kung dati pinakinggan mo lang sana ako, nasa iyo na sana itong anak mo, kaso wala, hindi mo binabali, wala mo talaga. Hindi, buti nga ma'am napunta sa inyo eh. That is what I call blessing in disguise. Opo, sir. Kasi kung hindi to naalis doon sa bayaw nito, eh baka may nangyari na dito. O kung hindi naalis dito, baka may nangyari na dito sa bata. Oo nga po, sir. Alam nila yan, yung bago pa yung dumating sa akin, nagkwento pa yun yung bata niya, nagkabisyo talaga nung nasa kanila yan, sir. Kasi napariwala. Oo po. Pagdating sa inyo, nawala na? Wala na po, kasi alam nila kung paano ko yung patakaran ko eh. Hindi ka nagkabisyo nung napunta ka rito? Hindi na po, sir. Kasi pag ano po, nagagalit po si tita. Nagagalit talaga ako pagdating ng mga ganyang oras. Kailangan nandudun na po yan pag galing kong palengke, sir. Kasi nagtitinda din po ako ng isda. Oh, pareho pala kayo nagtitinda. O bakit niya na? Anim, sir, ang anak ko, sir. Opo. Oh, anim ang anak tapos nagtitinda. Pareho lang pala kayo nagtitinda. Anong tinitinda mo? Pinya po. Yan, hindi siya nagpapa 5-6. Ako nagpa 5-6 pa. Ano pa, sir? Yung puhunan ko, halos 5-6 pa yan. Pero nagawa ko, sir, tustusan yung anak ko. Yung anak kapag di kumalito, yung may pera sila, parang inalas nila ako ng karapatan, kung anong gusto nila na susunod. Ma'am, kaya nga, nasa yun anak mo yan, pwede mo naman, kahit na gusto nila, magtambling-tambling sila, exhibition, gusto nila kunin bata, pwede mo sabihin, ayoko, anak ko to eh. Anak kay, ay magulang kay. Kasi noon, gusto niya rin sa kapatid ko. Kasi nga. Ma'am, kahit na gusto niya, wala pa siya sa tamang pag-iisip, ikaw ang magde-decide. Di ba nagsabi na sa iyong anak mo, ma, mahal kita, gusto kong bumalik. Hindi mo pinakinggan yung bata. Hindi mo pinakinggan, anong sabi mo sa akin, dyan muna yan, Mars. Tinatawagan pa kita para lang yung bata na yung mabalik sa iyo. Anong ginawa niyo? Wala. May CCTV kayo, ilang beses pala pabalik-balik yan doon. Hindi niyo man lang buksan, parang nagiginta nga pala yung bata. Wala akong alam sa inaano niya nagpunta sa kung nandiyo. Eh, Mars, hindi pwede. Makikita niyo sa CCTV niyo eh. Hindi kung gusto mo, ano natin yung CCTV? O kaya nga. Wala talaga akong alam. Malalaman ko ba yan, Mars, kung hindi kinukwento ng bata? Umiiyak sa akin? Kasi... Lagi nyo nila pinapalabas na malilagi ito, na sinungaling. Sa akin never nangyayari, alam mo yan. Ba't sa akin sumusunod? Tanungin mo yung sarili mo, tunay kang magulang. Ba't sa akin sumusunod? Di ba, intindihin mo nga kung tama yung ano mo sa anak mo? Hindi ako nagkulang sa'yo, umiiyak pa ako. Alam mo yan, hindi ako sinungaling na tao. Umiiyak ako, kunin mo yung anak mo, Maris. Barkadahin mo. Huwag mong itakwil, alam mo yan. Ako papabaliktarin mo ngayon na nagganon yun. Year 2018, mulat dumating yung anak mo sa akin na pinagamot ko. Kung hindi pa naging 50-50, hindi ka pa gumastos. Ah, naging 50-50 po ito? Opo, sir. Kasi talagang nahirapan. Huwag nga naninigas yan, sir. Anong sakit na bata? Yung dito kasi niya, sir, ano, yung parang namamanid, tapos lumalaki. Napagamot niyo? Opo, sa gamot po, parang na ano na lang sa gamot. Ginastusan niyo? Opo. Oh, wala kang utang na loob, nalagay sa alangan itong bata, tapos ngayon sisihin mo ito pala. Laging kapatid niya yung katwira niya, kaya sir, wala malinis ang konsensya ko, sir, hindi ako sinungaling. Ma'am, kakamayan kita, salamat po, kayo po yung anghel ng batang to. Salamat, ma'am, at to, hindi niyo siya pinabayaan. Thank you.